Yo, we are back again, guys. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung 5G modem na nabili ko kay Boss Mark. At speed test din natin dito sa location ko. Tignan natin, guys. Ito yung nabili ko, guys, na 5G modem. Yan. CLT X21. So, dito sa area namin, 5G na rin. So, gagana lang to, guys, sa mga 5G areas. Pero may 4G rin naman. Ayan, 4G at saka 5G siya. Pero binili ko to para matest talaga sa 5G. Ngayon, itetest natin, guys, dito sa 5G kung gaano. Ay, sorry. Kung gaano kalakas yung 5G, yung modem na to. So, connect muna tayo, guys, sa Wi-Fi. Ayan, guys, nakakonect na ako. Yan, bali pinalitan ko na yung SSID nito. Bali dual band din siya, guys. 2.4 at saka 5 GHz. So connect muna tayo sa Wi-Fi din. And ang IP niya 192.168.0.1. And guys, ako nakikita niyo 5G NSA. Ibig sabihin 5G na sa sagap niya, guys. Ayan yung SINR24. Maganda yung signal niya. Pero syempre depende pa rin sa speed. Ayan, mag speed test tayo, guys. Kung ilan yung makukuha niya, guys. Ayan, naka speed test na ako. 258 yung download at yung 15 yung upload. Pero test natin ulit. So test again natin. Ayan. Ayan, guys, ah. Yun o 100 plus, guys, oh. Lakas talaga ng 5G, guys. 200. Sarap nito. Kung meron kang 5 piso Wi-Fi, pwede mong i-connect dito, eh. Tapos isang SIM card. Bali yung SIM pala na nakalagay dito, guys, is ayan, 232. Upload nyo na sa 15. Sulit na sulit yung bili ko nito, nasa 7,000 pesos. Bali yung SIM nito, guys, Rocket SIM na ayan, nasa likod. Rocket SIM yung, tapos may modified na rin pwede sa antenna. Ayan, pinagawan ko na lang din sa kanya. Ang SIM ay Rocket SIM, tapos may load na kanya 20 GB. So pwede siya dyan, guys, kahit na pwede rin yung mga 5G only na load. So ayan, guys, oh, itest pa natin isang beses pa. Yun, oh, lakas talaga, guys. Pwede pang piso Wi-Fi, 5 piraso. Ito'y maganda talaga. Pero the best to kung sa mga location na weak yung mobile data. Tapos may makakuha ka ng signal na 5G. Panalo na. So ayan. So itest pa natin yung isa, guys. Meron pa kasi dalawa to, eh. Dalawang tawag dito. Login tayo. Dalawang signal ng 5G dito, eh. Based sa kanyang features. Ayan. Click lang natin tong device settings. Tapos advance. Ayan. Yan yung mga, may mga band locking na rin pala siya, guys. Kaya maganda. Binili ko rin talaga. Dito tayo magpapalit ng signal sa saan ba yan? Internet function. Tapos sa ayan, naka ano siya, guys. Ayan, 5G SA at saka NSA or 4G, yan yung signal na pabaguhin natin, guys. Ilagay lang natin sa, kasi kanina NSA only, ngayon sa SA only lang natin, guys. Titignan natin kung may signal din dito yan. Or ayan, success, confirm lang natin. Ayan, tignan natin kung magkakasignal. Ayan, naka-X pa. Tignan lang natin. Ayan, naka-X, guys. Ayan, wala rin signal, guys. So, ibig sabihin, isang frequency lang yung gumagana dito, guys, sa location na to, na 5G signal. So, ito lang yung NSA only lang pala yung gumagana dito.
So ayun, nagka-signal na guys. Ayan oh, oh nag-green na. Tapos ayan oh, 5G NSA lang talaga yung gumagana dito guys. So try natin, last try sa fast.com naman guys. Try natin sa fast.com kung talagang legit ito. Fast.com. Ayun, lakas talaga guys oh. Mapalo talaga ng 190 o 200, sobra pa sa fiber. Kung magpa-fiber kayo versus sa 5G, 5G sa tingin ko mas maganda eh. Hindi ka pa obligado magbayad buwan-buwan. So ayun guys, maraming salamat. Yun lang, na-test na natin. Malakas talaga siya. At affordable naman. Unlike kay 5G na Suncom. Mahal na sa 15,000 yung Suncom eh. Pero malakas din naman yun. Pero kung hindi ka naman talaga totally heavy user at gusto mo lang mabilis na internet, pwedeng-pwede na tong CLT X21. So shout out kay Master na nabilihan ko nito. So yun lang, maraming salamat, kita-kits.